mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. LGU Kalibo, inilunsad ang Project Pagpasaka para sa mga Community-Based Drug Rehabilitation Program graduates. May report si Jorile Vicente. Pinangunahan ni Kalibo Mayor Emerson Lachica ang paglunsad ng Project Pagpasaka para sa mga Community-Based Drug Rehabilitation Program graduates sa pagkikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni Ms. Loli Espino, Local Youth Development Officer Mr. John Marlo Salido, DILG Municipal Local Government Operations Officer Ms. Ava Miriam Seraspe, Liga ng Mga Barangay President, SB Member Ronald Marte, at Municipal Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Belshazzar Velianoche. Layunin ito na makatulong sa mga beneficiaries sa pamamagitan ng pagbigay ng puhunan para sa kanilang pinaplanong negosyo at makaiwas sa masamang bisyo. Ang nasabing tulong ay galing mismo sa pondo ng LGU Kalibo sa hangarin nitong makatulong sa mga CBDRP graduates na mabigyan ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng disenteng buhay. Nagpaabot naman ang mensahe ang alkalde sa mga beneficiaries na gamit at palakihin ang binigay na puhunan para sa pagnenegosyo. Nagpapasalamat ito sa patuloy na suporta sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan ng Kalibo. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Mga proyektong isinasagawa sa iilang mga lugar sa bayan ng Libakaw naging progresibo. May report si John Ronald Guarin. Viral ngayon sa social media ang Facebook post ng Libakaw Municipal Tourism Office kung saan patuloy na ginagawa ang kalsada sa iilang mga lugar sa bayan ng Libakaw. Makikita ang magagandang tanawin ng bulubunduki ng Libakaw dahil sa ginagawang mga kalsada mula sa barangay proper ng Manika hanggang Sitio Niyog at ang kalsada papuntang Sitio Taroytoy. Kasama rin dito ang road concreting mula sa poblasyon, barangay Kalamkan, barangay Hulita at barangay Guadalupe papuntang Mangayaw Waterfall. Dagdag pa rito, patuloy ang development ng tulay mula sa poblasyon papuntang barangay Magugba. Ayon kay Mayor Charito Navarroza, kung natapos na ang tulay, mas madali na ang access ng pag-transport ng mga produkto ng mga magsasaka mula sa barangay Agmailig, Kanawan, Bato-Bato at Magugba sapagkat ang pangunahing transportasyon lamang nila papuntang poblasyon ay balsa o ang bangka na gawa sa kawayan. Delikado rin magbiyahe kung sakaling may bagyo at may lumaragasang baha sa Aklan River. Maliban dito, ang pagtatayo ng tatlong tulay sa barangay Manika, Oyang at Dalagsaan sa bayan ng Libakaw ay patuloy pa rin. Itong proyektong ito ay may budget na mahigit 500 million pesos at 2 taong tinatrabaho ng LGU Libakaw para mapadali ang biyahe at pagdadala ng mga produktong lokal sa bayan. Progresibo ang mga proyekto sa bayan ng Libakaw upang mas mapabilis ang lahat ng transaksyon ng bawat bayan. Ito rin ay makakatulong sa pag-promote ng environmental and cultural tourism sa probinsya ng Aklan dahil sa hindi pa natutuklasang mga magagandang historical at eco-tourist destination sa bayan ng Libakaw. John Ronald Guarin, Kalibog Cable News. Bagong Regional Director ng DOH Western Visayas Center for Health Development na italaga na. May report si Jorile Vicente. Naitalaga na sa Western Visayas si Adriano P. Subaan bilang Regional Director ng Department of Health Center for Health Development matapos magkaroon ng turnover ceremony nitong June 30, 2021 sa Regional Office ng DOH. Si Subaan ang papalit kay Dr. Emilia Munisimpo na nakatakdang magretiro matapos ang mahigit 33 taon ng pagsiservisyo bilang Regional Director ng naturang ahensya. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Subaan na pananatilihin pa rin ang mga kasalukuyang health programs, projects at mga aktibidad ng DOH-6 sa kanyang pamumuno bilang Regional Director sa lugar. Si Adriano P. Subaan ay
dating namuno bilang Regional Director ng Department of Health sa Region 10, Northern Mindanao. Jorilly Vicente, Kalibo Cable News. Isang milyong trabaho, target na ma-generate ng gobyerno at mga business groups. May report si Rio Trico. Sa pagtatapos ng 42nd National Conference of Employers nitong Miyerkules, June 30, napagkasunduan ng mga grupo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor na pumirma ng manifesto na nangangakong tutulong na mag-generate ng 1,000,000 trabaho bago matapos ang taong 2021. Layunin nitong ma-recover ang mga nawalang trabaho dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Pinirmahan ang manifesto na may temang Reform, Rebound, Recover, 1 Million Jobs for 2021 ng Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Transportation, Department of the Interior and Local Government, Department of Tourism, Commission on Higher Education, at Technical Education and Skills Development Authority sa hanay ng gobyerno. Sa pribadong sektor naman, kasama sa pumirma ang Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Hotel and Restaurant Association of the Philippines, Philippine Constructors Association Incorporated, Philippine Hotel Owners Association Incorporated, at ang Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Incorporated. Ayon kay DTI Secretary at Chairman ng National Employment Recovery Strategy o NERS Task Force na si Ramon Lopez, malaki ang maitutulong ng pag-generate ng 1,000,000 trabaho para maibalik at pasiglahin ang labor market dahil sa pagdagdag ng economic activities. Sa ilalim ng manifesto, kasama sa trabaho ng NERS na siguraduhing mabakunahan ang mga qualified workers, pagbibigay ng tulong sa mga negosyo sa pamamagitan ng pag-improve ng investment climate, pagbibigay ng profiles ng mga manggagawa na pwedeng i-refer sa mga bakanting trabaho at implementasyon ng Telecommunicating Act para sa alternative work arrangements. Ang gobyerno naman ang magbibigay ng training sa mga manggagawa para ma-qualify sa mga bakanting trabaho, makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa serbisyo ng transportasyon sa mga workers sa kanilang vaccination, at mag-organisa ng job caravans at magsuporta sa implementasyon ng proyekto. Mayroon na lang 6 na buwan ang natitira bago matapos ang taon, kaya naman puspusan ang ginagawang mga hakbang ng mga ehensyang kasama sa plano. Rio Trico, Kalibo Cable News. Mayang adlaw sa tanan, amo niya itong latest weather update sa karon nga adlaw, Thursday, una nga adlaw sa July 2021. Sa karon nga itong ginamonitor na low pressure area, nga as of alas 3 kay inasang kagahon, nga ginabulubanta naton base sa tanan nga available data, isyara sa kalayoon nga 1,365 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Sa karon ari ni siya sa sulod sang aton Philippine Area of Responsibility, pero since malayo pa ini siya sa aton nga landmass, wala ini siya sang direkta nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod. Base sa aton latest analysis, madubo ang syansa nga mahimo ini siya sa isa ka bagyo sa sunod na 24 oras and posible nga malusaw ini siya sa sunod na 48 oras. Samtang ang southwest monsoon naman o ang hangin na bagat among nagapekto sa extreme northern Luzon. Para naman sa aton forecast weather condition sa sunod na 24 oras, ang western Visayas sa karon generally fair weather nga kun kay sami ara lang sa mga gulugal-umon, tubtob magal-umon nga kalangitan nga makadala sa mga isolated nga mga pag-ulan pagpanag-uob kag pangilat tungod sa localized thunderstorms. Padayon lang ta mag-monitor sa aton mag-na-issue ng mga thunderstorm advisories. Mahina tubtob kasarangan ng hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din makanay tubtob kasarangan ang mga pagbalod sa katagatan. Sa Iloilo, ang dagat mahunas karon alas 10:25 sang gabi, ngay may ara kanubon nga 0.23 meters, mataob buwas alas 4:58 sa kagahon, ngay may ara man katas-on nga 0.95 meters. Para naman sa aton forecast range of temperatures, ang Western Visayas sa karon yara sa 25 to 33 degrees Celsius na temperatura. Ang aton adlaw matunod karon alas 6:16 sa hapon, mabutlak buwas alas 5:31 sa kaagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitahan lang ang aton official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph, pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST, ako si Ferds Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At
At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!